Yeah, mga Hi guys, welcome to my YouTube channel. Yo, grabe. Wala tayong makita sa daan, oh. Sobrang baba ng ulap. Parang mukhang naman niya, hindi mo makita. Eh, di wow. Daming hugot nito, kapatid ko, eh. Grabe, no. Dapat, ano? Tinan mo, bumubusina na lang yung ano. Oh, kailangan busini na makita yung ano, eh. Lalakad na lang kami? Hindi. What's up mga sugulaw? Welcome back sa aking channel for today's video. Wala lang, tamang kwentuhan lang tayo habang umuulan. Ayan, makikita ninyo yung langit. Oh, wala na yung bundok. Puro ulap na kasi may bagyo. Dalawa daw ang bagyo ngayon. At ngayong araw, oh, grabe ang putik. Teka lang ha. Tignan nyo, oh, sobrang putik. Ayan o. Oh. Ang putik. Op, magpapa tayo. Ayan ha. Para kasing na-miss ko lang na maligo sa ulan. Yuhuu! Ang sarap! Ang lakas ng hangin! Yan, kahit umuulan, magagawa natin mag-vlog at ayun yung aking tatay. Nag-harvest ng tulong! Kasi ngayong araw, eh, yan ang dahilan kung ba't kami umakyat kahit umuulan. Dahil nga, kailangan na raw harvesting yung talong dahil malalaki na. Kugulang lang daw, kagaya ng tatay kong magulang. Magulang, literal na magulang kasi tatay na siya. So for today's video, ayan, wala naman tayo ibang gagawin kundi magkwentuhan lang. So parang, namiss ko lang maligo sa ulan kasi diba, ng mga bata pa tayo, isa to sa mga gustong-gusto nating gawin, ang maligo sa ulan, lalo na kapag kasama natin yung mga kalaro natin. Usually, yung pag ganitong panahon na ulan ng ulan ng mga bata is gustong-gustong ginagawa to, ang maligo sa ulan. So, ayan. Kaya napaligo ako sa ulan. Ayan yung tatay ko. Nag-harvest ng talong at sobrang lalaki na ng mga talong na kinukuha niya. Ayan, nakikita ko ang dami ito. Sobrang laki ng talong. American size tong talong. Ayan naman, sobrang laki. Yan, so kilab, continuous pa yung tatay ko sa pag-harvest. Basta nakakuha namin ng isang balde. So tingnan natin kung gano'ng karami yung talong. Kasi yun lang inakyat namin dito at the same time yung pagkain na so, ano ni Papa dito? Supply. At tingnan ninyo yung sapa. Kaya talagang malakas ang ulan. Oh, ah, ah. Bakit? Ito yung sapa, oh, mga sukilab. Gah! Yeah. Op, 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 baka madulas tayo. Oh, di ba? Yuhu! Ito yung sinasabi ko na ginawa nila Papa, di ba? Pinakita kayo sa inyo. Na naglagay sila ng mga tawag dito, tambak na lupa na inilagay sa sako. Kasi nga, ito yung nangyayari. Ay, ah, napapa ako kasi yan. Ang sakit! Ang sakit sa pa! Opya! Opya! Ayan o. Ayan o. Ayan yung mga sukilab o. Saran! Ayun! Yung agos na yan, kapag sobrang lakas ng ulan, ayun, may butas pa doon. Ayun, may umaagos pa doon na maliit. Ta natin. Op! Medyo malalim! Medyo malalim siya. Ayan, ayan, ayan. Ayan. So, tabi-tabi. Kasi baka tayo man. Ayan o. Yung agos na yon at saka tong agos na to, oh, tong kabila. Ayan. Ayan. Yung maagos na yan, kapag sobrang lakas at lakas ng impact ng tubig, tumatama yan dito. Pak! Pag tama yan dito, yung lupa na yan, mababawasan, guguho yan. Yun yung nangyayari, kaya nilagyan ng ganyan na yan, oh, paikot. Yun siya. Ayan. So, hindi pa si Papa makapagsimula dun sa kabila kasi wala siyang katuwang. Uuwi na yung kapatid ko. Tapos ito nga, ulan ng ulan. So, ilang araw na ito umuulan. Dahil nga daw may bagyo. Dalawa yung bagyo. Ito lang hinakamiss, yung maligo sa ulan. So, ngayon na lang ulit nakaligo ng ulan, mga sukilab, no? Kayo, anong kwento ng pagligo nyo ng ulan? Ako, yung bata ako, isa to sa pinaka gustong-gusto kong gawin, gustong-gusto namin gawin ng mga kalaro ko, maligo sa ulan. Kasi iba yung feeling pag naliligo sa ulan kasama mo yung mga kalaro mo. At saka yung hilig pa, di ba? Yung hilig pa natin, lalo na nung kabataan tayo, is pag naliligo sa ulan, sasahod tayo sa alulod or sa malakas ang agos sa bubungan.
Hindi natin alam, Diyosko, napakarami pa lang tayo ng pusa doon. O, diba? Na-experience mo yan. Yuhuu! Yan na natin yung iba-iba natin looks pagka basahin mo. Pangit! Sakit sa paa kasi nakayapak ako paano. Sobrang dulas dito. Sobrang dulas ng putik. Kaya nakayapak tayo. At maharang. Diskarte lang para makapag-content kasi babasa yung camera ko, yung cellphone ko. Kaya lagay ako ng nakasomblero yung aking cellphone. Apya. Tara guys. Sakit! Ito, hitik na hitik pa din sa bunga, yung sile. Diba? Tapos yung mani. Ayan, ang lago ng mani. Ayan, puro mani yan, mga sukilab. Hanggang doon sa, yun o, doon sa likod doon. Ayan, sumalapit sa pinagaanuhan ni Papa ng mais. Tapos ito na yung kalamansi na dinala namin noon. Ewan ko kung markot lang to. Markot ba tawag doon? Yung halaman na idinidikit sa ano. Kasi nagbuo na siya. Ang liit pa niya. Daing bunga. Ito po. Diba? So, hindi na natin kinakailangan na... Uy. Hindi na natin kinakailangan na mag... bumili. Hindi natin kailangan bumili kasi may sarili na tayong tanim. So ayan mga sukilab, tumutulong na yung kapatid ko. Feeling macho. Machuchulis ang buto. Ayaw lumakas ng ulan eh. Gusto kong lumakas ang ulan para makaligo tayo ng talagang feel natin yung ating kabataan nung araw. So, tandaan natin. Kayo ba, nagagawa niyo pa bang maligo sa ulan na kasama ang tropa? Di ba parang ang awkward na maligo ka sa ulan ng ganitong edad mo tapos kasama mo tropa mo? Siguro pwede pagka mga joyride yun. Mga namangyayari pa yan. Pero pagka yung casual lang, yung sa bahay lang, yayain mo yung tropa mo na maligo sa ulan, hindi na siguro yun parang awkward na yung tignan. Yuhuu! Okay, paka-busy kayo dyan. Basta ako magbibidyo lang dito. Nataba ako na. At ayan yung mga pato na dinala ko. Yung mga talong na hinaharvest, mga sukilab, ang lalaki. American size daw, sabi ng kapatid ko. So ayan yung pato na dinala ko nung nakakaraan yun, yung tatlong pato. Yuhuu! Dami na niyan ano. Sana maubos yan. Sana maubos para maging pera. Pang gastos nila dito. So kailang pagmasdan nyo yung kabundukan. Wala na. Hindi na makita dahil sa kapal ng ulap. Ayan o. Kasi nga ulan ng ulan. Isang linggo na to. Na ulan ng ulan. Uy, ang puti ah. Ayos ah. Kaputi ba? Underarm. So yun mga sukilab, it's another isang balde na naman ng talong. So manawa kayo sa talong. Yuhuu! Yan, so ipapasok doon at ibabundle-bundle na yun ang nanay ko. Ayos na kahit na busy pa siya sa pagluluto. Ayan o. Dami o. Asan na pati? Yuhuu! Ayan o, isang bundle. Tapos, another isang balde. Tapos, yung maliliit. Ayan, sinseparate na. So, ang magbibenta niya na ako. So, hanggang ngayon, nandun pa yung tatay ko. May hinaharvest pa. So, sobrang dami ng talong. So, yun yung inakyat namin dito. Oh, nagagalit na yung tatay ko. Kasi nga naman, umuulan. Ito na lang daw. At, tatagal daw. Pag-harvest, masang-masa na raw siya ng ulan. Ayan o. Yuhuu! Patapos na! Marami ba yung saluyot ng mga harvest mo pa?
Marami yan ka na naman sa mga... Pa, yung sabi ko sa'yo, yung kamoting kahoy, pwede. Ayun o, oh, ang dami na nun. Ha? Ang dami ang ano lang, yun nga, so kilab ito o. Oh. Hindi. Yuhu! Ito, yung kamoting kahoy. Pwede pala yun. Pwede palang... Nakita ko lang doon sa... Kasi merong nakikipwesto doon sa malapit sa amin, sa bangketa. Ito. Yan o. Yung talbos ng kamoting kahoy na yan. Pinipilas yan tapos binibenta rin. Pero makapal yung pinakano niya. Makapal yung pinakapagkakatali niya. Hindi lang basta katulad ng talbos na kapiraso lang. Ayan, marami. Tapos 10 piso lang ang benta. Ah, magkano ba? 15 yata. Ay hindi, 10 lang yung ano. 10 lang yung bentahan niya. Tapos ang dami bumibili. Kaya sabi ko kay Papa, mag... tanim ng kamoting kahoy, although may tanim na siya kamoting kahoy, iba pala yung talbusin na kamoting kahoy. Yun pala yung mga binunot mo na, kinuha mo na ilaman, tapos yung pinaka sanga-sanga nun, yung pinaka puno-puno nun, itanim mo lang ulit, ihagis mo lang, hindi mo siya palalamanin. Kasi pagka daw yung kamoting kahoy yung tinanim ni Papa na ayon, tapos naglakihan, naglaman, tapos tinalbusan mo, mag-iiba na yung lasa ng kamote. Ewan ko kung totoo yun, yun yung sabi. Yun yung sabi nung tinanungan ko doon na nagtatalbos ng, nagtitinda ng talbos. Ang dami yung dala, taga ano siya, taga bundok din siya, tapos nababa siya, doon siya nakikipwesto malapit sa amin. Doon ako sa kanya nagtanong, tinanong ko sa kanya yung kamoting kahoy kung paano yung pagtatalbos. Yun nga sabi niya, wag daw tatalbosan yung pinapalaman. Iba daw yung, as in yung pinapalaman sa ilalim ng kamoting kahoy. Ito lang daw yung ano, ito to, katulad nito o. Tulad nito, ito yung hinarbisan ni Papa. Nakapaapa ko niyan. Ayan, ayan. Ayan yung hinarbisan ni Papa. Ayan o, kikita niyo yan. Ayan yung hinarbisan niya. So ngayon, ayan, nagdadahon na siya. Iyan yung pwede mong talbusan na pwede mong ibenta sa palengke. Hindi yung mga ganito na itinanim talaga na palalamanin. Mag-iiba daw lasa niyan pag binunot mo yung pag tinalbusan mo siya. So yun lang, mga sukilab. Ewan ko kung ilan bundle na yun nakuha dun na ano, bali. Kinukuha pa siguro mga 3 balde. So hindi ko alam kung magkano ang abutin nun. So sana mapaubos natin sa tindahan. Maging pera. And then mag-harvest ng konting patola. Ayun yung patola. May mga bulaklak na yun. Sa dilaw-dilaw. So yun lang mga sukilab. Yun lang yung ating ganap ngayong araw na nag-uulan. So walang makakapigil sa ating mag-vlog sa ganitong panahon tayo. So abangan nyo yung mga susunod na vlog ko. Baka sa susunod, pag hindi po tumigil ang ulan at may bagyo, ay binablog ko na is yung pagbaha sa bahay namin, sa bahay ko. So yun lang mga sukilab, sana na-enjoy yung video na to at kung na-enjoy mo, syempre, huwag mo kakalimutan i-like at i-share mo na rin at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-hit mo na ang notification bell para una kang na-notify sa mga gagawin ko pang mga video at i-upload ko pang mga video. Muli ako ang inyong Mr. Tindero. Ayun pa yung tatay ko. Busy sa pag-harvest pa ng talong. Mag-harvest pa siya.